Hi guys, welcome back sa ating channel. Once again, this is Madam Yeli, ang tambay na ina, and this is just a follow-up video tungkol sa ating liquidity pool with Binance. So, last video, tinesting natin siya, and sabi ko, diba, is we're going to aim for higher BNB count when redeeming para sana matest natin kung makakaparami siya ng ating tokens or crypto assets with liquid swap. Ngayon, tumaas kasi talaga yung BNB. So, last time, 3 days ago lang yata yun, is yung BNB is around 570, and then biglang tumaas na siya ngayon at 600. And I'm thinking na baka mamaya is yung BNB price is magtuloy-tuloy siya sa pataas. Baka ito na pala yung setting price niya. I don't know kasi hindi naman talaga ako marunong mag-predict ng prices. And tingin ko lang talaga is yung price ng BNB is going up na talaga. Kaya if we will wait for our liquid swap to gain more BNB, syempre aantayin natin na bumagsak ulit yung price niya. Pero based on sa records ng BNB sa kanilang chart, ito yung record natin yung ating screen. And if flash natin yan somewhere here, kaya dapat dito sa left side. Ayan. So dito makikita ninyo sa chart, talagang hindi na siya bumababa sa 570. Ito. So around April 15, 429, yun na yung pinakamababa niya, and that's April 15, so 15 days ago pa. And then, pumasok din siya ng 400 something din, nung April 23, and then April 27, 478, yun yung pinakamababa niya. And kung makikita natin dito sa trend, halos talagang lahat is paakyat. Kung pipunta tayo sa one-day trend, ayan siya, akyat baba, pero umabot na siya sa 638 BNB per PUSD. So, kayo, tingin niyo bababa pa ba yung price nito? Nabasa ko kasi sa BNB Vault, parang pinapakita nila na nagka-quarterly sila, burning ng coin. So, ibig sabihin, may certain amount of BNB na tinatanggal sa circulation by permanently burning it sa kanilang Binance Smart Chain. So, pag nangyayari yan kasi, lumiliit yung supply ng coins and tumataas yung kanyang value. So, kung ginawa nila na nag-quarterly burning sila, most likely yung price talaga is going upwards. And, bakit ba meron itong BNB? Para sa kaalaman ninyo, ang BNB talaga is ginagamit to have lower trading fees sa Binance. Kasi ito ay isang utility token or Binance token, kung tawagin. So, yun yung purpose niya. Pero, aside from that, meron din other financial services na pinaprovide si Binance like staking and savings and BNB Vault. Lahat yon ang gamit is Binance token, which is yung BNB. So, pag may mga launchpad, lahat yon matitake advantage mo pag meron kang BNB coin. So, we don't want to miss that out. So, ngayon nakita ninyo, pataas ng pataas talaga yung price niya. 609, pumapalo pa ng 610. So, pupunta tayo ngayon sa liquid swap to check kung dapat na ba natin siyang i-claim. Ngayon, I've also mentioned na nag ETH 2.0, and then naglagay din ako sa liquidity pool ng ETH versus BETH. Ngayon, since tumataas yung price ng ETH, makikita natin sa market making PNL dito is nagiging positive $6.241. So, tumataas yung value ng ETH, pero kagaya ng diniscuss ko sa previous video na pag bumaba yung isang coin, tataas yung value ng isa, and vice versa. So, pag bumaba yung ETH versus BETH, tataas yung BETH natin. Pero pag
tumaas yung ETH, and then yung BETH ang bumaba, so mas dadami yung ETH natin. Pero since nasa ETH 2.0 staking ako, ay! Nakahubad siya! Bananan! So since naka ETH 2.0 staking tayo, so di ba sabi nga natin, ang kailangan natin paramin in that case is the BETH. So, if we will redeem it, dahil ang palitan ng ETH versus BETH is just fractions of cents. Maliit lang talaga yung price changing niya. Pag kinlaim natin siya as ETH, makikita ninyo, 0.0283 pa din siya. And then, sa BETH, 0.03 pa rin. As is pa rin siya, kagaya sa pinasok nating pera at that time. So, tingin ko, hindi siya magiging beneficial sa ating Binance Liquid Swap. And, di ba, sa previous video natin, sinabi ko din na habang hindi ka pa willing mag-trade, is ilagay mo muna siya sa Binance Liquid Pool para, pag trading period mo na, talagang gusto mo na siya ibenta or pwede mong gamitin yung liquidity shares mo. Pero, yun nga, in this case, yung rewards na kinikita natin sa ETH/BETH na pool for BNB rewards is mas maliit sa value na natitanggap ko sa ETH 2.0 staking. So, ang gagawin ko is babawiin ko na lang siya to BETH para madagdagan yung rewards natin sa ETH 2.0 staking. So, pabalik tayo sa ETH 2.0 staking para lang din makita ninyo. So, dito, ayan, kung makikita nyo yung last day yield natin sa distribution record is 0.00001124 BETH. So, previously, nung yung 0.03 BETH ko is nandito pa sa spot wallet ko, ang natatanggap natin is around 1727. So, disregard na lang natin yung 0000 sa discussion. So, 01727 or 1743. So, mas malaki ang value niyan kung i-convert mo siya into peso. So, mga dos lang yon a day. So, compare naman do sa BNB rewards na natatanggap natin sa liquidity pool. So, instead of i-liquidity pool natin yung ating BETH, it's much profitable kung ibabalik natin siya sa spot wallet para mag-earn ng staking rewards. So, ayan, compare nyo naman, di ba? Mga 600 satoshi, kung sa BETH ay may satoshi, nasa 600 satoshi yung nababawas sa ating staking rewards because of our trial sa liquidity pool. So, we're just going to claim that instead of putting it here kasi hindi siya ganon ka-profitable. Okay? Oh, by the way, pag nag-claim ka ng rewards dito, makikita nyo talaga dito is 0. Kasi maliliit lang na amount siya, so hindi na siya nababasa dito. So, 0 lang. Pero pag kinlaim mo yan, after few minutes, mag-appear siya sa spot wallet mo. Okay, so nag-claim na tayo ng BNB rewards from our liquidity swap. So, ngayon, i-redeem na natin siya. Yung ETH, BETH. So, redeem. And then, we will redeem it as BETH instead of ETH. So, sabi kasi dito sa liquidity pool, kikita daw siya ng mga from the fees of trading dito sa pool na to. Pero, to be honest, after a few days of having liquid swap, wala naman ako masyadong nakitang changes. Kaya lang siya nagpa-positive or nagne-negative sa market making PNL is pag nag-iiba yung price ng coin na naka-stake mo dito. So, kaya nag-positive $6 to kasi tumaas ng bongga yung ETH. So, kaya ganun. Now, we will be redeeming it na and then confirm. Ayan, confirm na nga. So, ayan, we have received 0.03 BETH. Wala naman siyang fees na nag-incur. Everything is good to go. Okay. Now, yung next natin na liquidity pool, BTC versus BUSD. Kung makikita ninyo, bumaba ang BTC. And
it's an opportunity for us to get the BTC na lang. Pero it's also good for us to get half of the BTC and half of the BUSD. So whichever you want, whatever you want. So ayon. Actually tumataas kasi yung isa kong coin na hinuhold, yung Bake. So wala na siya dito kasi tumaas yung Bake kahapon and then ngayon medyo bumaba siya ulit. So kung makita ninyo, ayan ang price ng Bake, tumaas and then nag-pull back at 4.1 na actually. So kung i-analyze natin, pababa siya, pero ayan kung mapapansin ninyo, bumabawi siya. So tingin ko kailangan ko ding bumili nito. So bibili ako ng Bake, kaya kukunin ko yung half ng BTC and half ng BUSD. So punta tayo sa liquidity. So gaya nga na sinabi ko talaga, itong liquid swap, habang hindi pa kayo nagte-trade, gusto nyo lang na itabi muna yung inyong coins para kumita siya ng BNB rewards, ilagay nyo muna siya dito. Pero kung kailangan nyo na siya i-trade for more profit, then kunin nyo na siya. So dito sa BTC/BUSD, kukunin natin yung parehong shares, yung BTC at saka BUSD. So makikita ninyo, meron tayong makukuha 0.006 BTC and 31 BUSD. Yung 31 BUSD natin, pwede natin siyang gamitin for purchasing other coins or just have it on the savings. Kasi merong savings ang Binance. So, pwede mo siyang i-savings with 5% APY, estimated APY. Pero for comparison in this video, tatry din natin i-check yung price na makukuha natin if we will get just the BUSD. Okay? So, sa liquidity pool ko ng BTC versus BUSD, ang value niya is 63.45 nung in-add ko siya. And now, it's at 63.57. So, cents lang yung kinita niya. And then, sa BTC, from 0.001189 BTC, naging 0.0012 BTC. Pero yun nga, ganyan na sinabi ko, I want to take advantage of the low price of Bitcoin right now. So, kunin na natin yung 0.006, patusin na natin yan, and redeem max. Kasi, bibili tayo ng Bake. Okay. May isa pa tayong i-claim dito, and that is the BNB/BUSD. So, kung makikita ninyo, ang market making PNL niya is plus 3.889. Kasi yung BNB price is really high right now. Di ko sure kung talagang dapat nating sabayan yung highs. Kasi, sa totoo lang, pag nasa cryptocurrency ka, mas maigi na bumili ka at the low price and then sell at high. Unlike sa forex or mga other trading na bagay, usually, inaantay nilang mag-curve muna yung line pababa bago sila mag-sell, and inaantay muna nila mag-curve pataas bago sila mag-buy. And in this case, hindi ko masasabi kasi kung ano na yung magiging value ng BNB sa mga susunod na araw. So, I would like to just get the BNB in this case. So, gets na natin yung BNB. Kahit medyo lugi tayo sa count kasi yung BNB natin dito na binay is 0.1. And then if we're going to get the BNB now, it's just 0.0931. So bumaba siya ng 0.01. Malaki din 'yon. Pwede rin naman natin siyang kunin ng half-half. Malay mo biglang bumagsak yung price ng BNB. Edi at least meron kang 28 BUSD na pwede pambili. So siguro ganun na lang muna. Actually hindi. Kunin ko na lang lahat yung BNB. So, kayo, nasa sa inyo na yan, decision nyo na yan kung paano nyo gusto i-handle yung inyong mga coins or cryptocurrencies. But in this case, kapit lang, I will get 0.09 BNB. Okay, and then iwan natin itong sushi/BNB kasi, ewan ko, parang trip ko lang siyang iiwan dyan. Kasi $8 lang naman yun, guys.
And then we're ready for buying the Bake. Bake slash BUSD. So, pupunta tayo sa Bake. Asan ang Bake? Okay, so medyo bumaba yung price niya. So, timing natin na mababa yung price, bibili tayo. Malay mo, tumaas siya ulit. Di wow. Tsaka maganda rin mag-ipon ng mga coins na ganito. So, magbabay ako. Gagamitin natin ang ating 31 BUSD. So, i-record nyo lang lahat ng purchase ninyo. Kasi, para meron kayong reference kung tumutubo ba kayo o hindi. Kasi minsan yung mga nakalagay dito ng PNL and ano, things like that, minsan parang hindi naman siya ganun ka-accurate. Or hindi ko lang naintindihan. So, ayan, punta tayo sa medyo mababang count, ano, price. So, ito, limit. Ginagamit itong limit na to para limitahan yung presyo na gusto mong gamitin pag bumili ka ng currency na to. So, ililimit natin siya sa 4.1845. So, pag pumatak ng ano, 0.1845 yung market price, then magti-trigger na yung buy mo. Thank you. So, ayun, antay na lang nating mag-complete yung transaction na yan. And then, yung ating BTC. Ayan, dumating yung BTC natin. 0.0059. So, 0.006 siya dapat, di ba? Pero, ni-round off lang pala nila. So, para tayo naloko doon. So, ayan, bumalik na yung BETH natin. So, meron na rin tayo ulit additional staking rewards for that. And then, kung ano, papakita ko na lang din sa inyo yung earning section natin. So, nag-stake ako ng maliliit na coins for Bake, DOT, TRX, Phil, IOST, and 1inch. So, itong mga to, meron din siyang savings na ano. So, lahat ng interest na kinukuha ko sa staking, napupunta lang din dito sa mga savings para kahit pa unti-unti nadadagdagan yung cryptocurrencies natin. So, ayun lang for today. Sana naintindihan ninyo kung ano yung mga pinagagawa ko. If you have any questions, feel free to ask, leave comment, and kung naintindihan ninyo at nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. That's all for today. Paalam! Ingat!